At siyempre po, muli po, isang magandang araw po sa ating lahat, mga owners. At ang content po sa araw nito ay patungkol po sa mga variations po o mga uri po ng 1 peso. Atin pong pag-usapan kung ito po ba talaga ay magkakaroon po ng mataas na halaga o meron na ng halaga sa kasalukuyan. At bago po yan, shout out po muna kay kasamang Ernesto Adriano Jr. na isa po nating bagong subscriber. At nakakataba po ng puso yung mga komento po ni Sir Ernesto Adriano sa ating mga content. At muli po, Sir Adrian, maraming salamat po sa pagtitiwala po kay Coiners Ring. Mga ka-coiners, si Sir Adrian po o Adriano ay nagkomento po sa isa sa ating content at sinasabi po niya na wala pa po siyang USPI coin at gusto po niyang magkaroon nito kahit isa lamang. Kaya lang po ang sabi niya ay napakataas po ng presyo. Kaya pinm ko po siya at ang sabi ko po sa kanya ay ipm niya po siya o mag-PM po siya kay Idol Papa Deo Alvarado dahil napakamura lamang po ng kanyang mga USPI coin. Sa madaling salita po ay nag-feedback uli sa akin si Sir Adrian at sinabi niya na Sir, yung binebenta po ni Papa Deo ay take all. Pero nang sinabi ko po na nire-refer niyo po ako sa kanya, pumayag po siya na isa lang po ang pwede po akong makabili sa kanya ng isa. So Papa Deo, shout out din po sa iyo. Isa po itong legit na coin seller. Mga ka-coiners, kung kayo po ay may hinahanap, isa po si Papa Deo sa pwede pong makatulong sa inyo sa murang halaga. Muli po, Papa Deo, maraming salamat po sa tulong po na ibinigay ninyo sa isang subscriber po ni Coiners Ring. Mabuhay po kayo, Sir Papa Deo Alvarado. At shoutout din po sa isa pa rin legit na seller. Si kasamang Karding, sungkit-sungkit. Hindi ko po alam kung bakit sungkit-sungkit. Baka po mahilig manungkit ng mga coins itong si Sir Karding. Shoutout po sa iyo. Ayan po, isa rin pong legit coin seller na pwede pong pagkatiwalaan at makakabili din po kayo sa kanya ng napakagandang mga collections. Muli po, shoutout Sir Karding Sungkit. At isa rin rapolista pala. Actually, may parapol siya ngayon at kasama po si Coiners Ring. At dumako na po sa tayo sa ating content. Ito nga po ay yung mga iba't ibang variation po o variant po. Lalong-lalo na po ang pag-uusapan ngayon ay mga 1 peso. Napakarami po kasi ng mga naglalabasan, mga coiners na sinasabing ang mga ito po ay hard to find. Although napakaganda po talaga. At kagaya po ng aking nabanggit, ang aking gagawing halimbawa po ngayon ay ito po mga 1 peso year 2015 BSP. Yes po, meron pong lumabas na mga frosted coin na piraso sa mga yan at napakagaganda nga po. Meron ding lumabas na mint luster po na sinasabi, yung parang mirror po. Bagamat hindi po sanay o hindi po ako maalam sa mga variant na yan, sa mga tick script, die 1, die 2, die 3 na sinasabi po nila, ay nagko-collecta din po ako ng mga yan. Dahil nga po, unang-una, yan po ay napakagaganda. Ngayon, rare po ba talaga ang mga yan? Mga ka-coiners sa ngayon po, kagaya po ng sinasabi po ng ilang legit na coin vlogger, hindi pa natin masasabi na yan po ay mga rare. May nai-content na po ako tungkol sa mga yan, na bakit meron pong ganyan na kakaiba at napakaganda. Kasi kung nagawa naman nila yan, bakit kounti lamang ang kanilang ginawa at hindi na lang nila ginawa ng maramihan para mas maganda ang ating mga barya. Ang aking pong opinion dyan, sa aking pag-aaral, may nai-content na po ako tungkol sa mga yan na sinasabi ko po na yan po ay parang mga banknotes. Yes po, mga banknotes po, star notes na
pampalit po sa mga nasira. So ganyan din po ang aking naisip kung bakit po mayroong mga kakaiba at napakagandang mga bariyan po ng mga barya. Naisip ko po na yun po ay pampalit sa mga nasirang barya. Kaya yan po ay masasabi nating hindi naman karamihan. Isa pong halimbawa siguro, halimbawa po yung die sa reverse or obverse, alinman ang nasira sa mga yan, papalitan po yan mga ka-coiners. Kaya po kung minsan magkaiba po ang harap at likod ng die na ginamit. Observation ko lang po ang mga yan. Ito po ang katanungan. Totoo po ba ang sinasabi ng ilang mga vloggers na yan ay hinahanap, binibili sa mataas na halaga? Hindi po totoo yan. Wala pong katotohanan. Collectible po ba yan? Pwede po ba yan kolektahin? Yes po, 100%. Pwede nga nating kolektahin yan. Magkakahalaga ba yan? Magkakaroon ba yan ng added value? Muli po, yes po. Magkakaroon din po yan ng mataas na halaga. Pero hindi po sa kasalukuyang panahon po natin. Nakita naman ninyo, sabi ko nga 1972, 1974, 1 peso. Kung wala lang itong magandang error, common lang, napakamura. 1974, 1972, ilang taon na sila. Ibig ko po sabihin mga ka-coiners, hindi na po tayo ang makikinabang sa mga baryang iyan kung atin po silang sisikapin. Pwede po nating ipamana yan sa ating mga mahal sa buhay. At malay po natin sa mga darating na panahon na panahon na panahon ay maaaring napakalaking kayamanan para sa kanila. Hindi na po tayo ang makikinabang sa mga yan kung hindi po ang susunod na henerasyon natin. Yan po ang katotohanan. Sa ngayon po, huwag kayong maniniwala sa mga vlogger na naghahanap ng mga yan at sinasabing binibili sa mataas na halaga. Peki po sila. Hindi po totoo yan. Pero, collectible po yan. Kolektahin po ninyo. At yun nga po, kagaya ng aking sinasabi, bagamat hindi na po kayo o tayo ang makikinabang sa mga yan, tiyak meron po ang ating mga Maraming salamat po muli sa inyong pagsuporta sa aking main channel. Sa lahat po ng hindi pa po nakapag-subscribe. At kung nagustuhan po ninyo ang aking mga content, yes po, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe. Pakinig po ang notification bell call para updated po kayo palagi sa aking mga na-upload mga bagong videos. At akin pong tinitiyak sa inyo na hindi po masasayang ang inyong oras sa panonood sa munting channel na ito, Coiners Ring. Joel Epocampo, Coiners Ring.